Bago pumasok at ideklara ng PAGASA ang pagsisimula ng tag-ulan, ay nagsagawa na ang PDRRMO on WebICIA Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ng kanilang taunang refresher training on first aid, basic life support noong nakaraang Mayo 23 hanggang Mayo 25, 2022 na ginanap sa Provincial Auditorium sa Old Capitol Compound, Cabanatuan City. Itinuloy naman sa bayan ng Dingalan Aurora ang rescue boat maneuver at water search rescue and retrieval operation nitong Mayo 25 hanggang 27. Layunin ng nasabing training ay upang ma-enhance ang kakayahan at kaalaman ng mga tauhan ng PDRRMO para pagdating ng anumang oras ng sakuna, ay handa ang bawat isa sa kanila lalo na sa water search and rescue na kadalasang nare-record na insidente. Kami po ay nagtungo sa Barangay Paltik sa bayan po ng Dingalan upang ganapin naman ang water search and rescue kung saan dinala po natin yung atin pong mga gamit, resources for water search and rescue na ito po yung in-enhance pa natin yung capability ng mga empleyado natin through water search kasi po kadalasan ng hinihiling ng ating mga kababayan ay ito po, augmentation sa drowning incident kung saan kadalasan po ng ating mga na-re-record or naitatala at na-re-report ay drowning incident po kung saan ang mga kababayan natin or yung lower municipality ay hindi po kaya ng capacity nila. Kaya nandito po tayo upang tumulong sa kanila upang mahanap yung mga kanilang mga kababayan na nawawala dulot ng pagkalunod po. Dagdag pa ni Austria, ganap na ang kahandaan ng PDRRMO para magligtas lalo na sa mga bayan na nasa flashpoint area na prone sa landslide at sa mga catch basin o lower municipality na madalas na nakakaranas ng mga pagbaha na kinakailangan ng preventive evacuation. Sa probinsya po natin, sa Nueva Ecija, meron po tayo mga flashpoint area na tinatawag. Dito po tayo nagbibigay ng focus kung saan inilalagay po natin dito kung halimbawa ang bayan po ng Karanglan, ang bayan po ng Gabaldon, ang bayan po ng Bungabon ay prone sa landslide, kaya nagpo-provide po tayo ng mga heavy equipment doon. At meron naman din po tayo mga bayan na nasa catch basin na tinatawag. Ito po yung mga lower municipality na kung saan prone po sila sa baha. Kaya po ang mga nakalagay naman po doon na standby is yung mga heavy equipment natin na matataas na hindi kayang abutin ng tubig just in case kailangan ng evacuation or preemptive evacuation or forced evacuation ay nakahanda po yung ating lalawigan para kuhanin yung ating mga kababayan at ilagay sa evacuation center. Malaking bagay din umano ang programa ni Governor Aurelio Umali na pre-disaster risk assessment para mapaghandaan at mabantayan ang kaganapan sa bagyong darating o sakuna sa lalawigan. Meron po kaming PIDRA na tinatawag na kung saan ang ating pong governor ay close monitor niya po yon. Kasama po namin siya, naghahanda in preparation at gayon din po kung mapapansin nyo kahit may bagyo ay nandyan po siya para mag-monitor ng mga situation po down to municipality, not only in the whole province but down to municipality ay talagang tinatawagan niya po yung mga MDRRMO at kinukumusta kung ano po yung kalalagayan ng kanila pong lugar kung saan po may na-report. Kasama si Angel Mar Bumanlag, Smile Supetran III, para sa Balitang Unang Sigaw.